ang nakikita natin, yun nga, sabihin natin, ano, as you said, may mga scenarios tayong titingnan. May scenario na pwede mag-improve yung situation, syempre. Pero sa ngayon, hindi pa natin nakikita yan. Kung mag-i-improve, it will take some time. In fact, yung optimistic scenario natin sa NCR, hindi man super optimistic, pero medyo ano, based sa trend, na baka mag-improve naman by first or second week of September. Pero hindi yan garantisado. Based on, sabi nga natin, unstable pain trend. So may possibility na mag-improve talaga by first or second week of September. In fact, sa Cebu City, medyo mas clear yung trend ngayon. Hindi siya unstable. Mas stable siya na bumababa yung reproduction number. Dun, nasa kanila, 1.29 na lang. Sabihin, by first week of September, nakikita natin na talaga maaring magkaroon na ng downward trend, pagbaba na ng bilang ng kaso. Sa Metro Manila, sa ngayon, nga, possibly by first or second week of September, pero maaring hindi pa bumaba by then. Ngayon, yung sa buong Pilipinas, yung natatala natin na 17,000, sa ngayon kasi hindi pa pababa yung trend sa buong Pilipinas. Eh. Definitely, pataas pa. Bakit? Hindi lang naman sa Metro Manila. Eh. Kasi sa surrounding regions, sa Calabarzon. In fact, ngayon, isa sa mga pinakamabilis na pagtaas na sa, nakita natin sa Rizal, sa Antipolo, sa Taytay, sa Cainta. So, bumibilis yung hawaan doon. Whereas sa Cavite and Laguna, medyo bumagal lang konti. So, ang nakikita natin, within 2 weeks, maaaring umabot tayo ng 20,000 cases. Ngayon nga, ito pinakamataas na yung 17,000 na natala natin throughout the entire history. Kasi last time, nung March, April, pinakamataas na natin 15,000. Ngayon, ito 17,000 na talagang na solid na 17,000. And maaari nga tayong umabot ng mga 20,000 within 2 weeks kung hindi magbabago yung sitwasyon. So yan yung pinag-usapan natin ng mga scenarios. Pero ito, this looks very possible, itong 20,000 cases. Of course, kailangan natin talagang, kung alam natin ganyan mangyayari, kailangan natin talaga magtulungan at ano, gawin natin yung parte natin para mapababa yung cases. Yung national government at local government, they can only do so much. Malaki dito yung impact ng personal responsibility. Yung kung anong gagawin natin. Kunyari, may nararamdaman tayong symptoms or na-expose tayo, tapos mag-self-isolate na tayo para tulong na natin yan, ambag na natin sa ano natin, sa pandemic management.